Flash dito, flash doon. Ganyan ang bumungad kay Tyrone Maxwell, isang billionaire business tycoon. Paglabas na paglabas pa lang niya ng airport. Kagagaling lang niyang Hawaii para sa isang business trip nang pumutok ang isang hindi naman totoong balita tungkol sa kanya. Kaya ngayon ay pinagkakaguluhan siya ng media. Dinudumog para makakuha ng panayam. Mr. Maxwell, Mr. Maxwell, alam niyo na ba ang balita na kumakalat ngayon sa internet tungkol sa inyo? Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? At kayo po bang nasa picture? Tanong na isang reporter. Tinulak na mga bodyguards ni Tyrone ang mga reporters para makaraan siya. Pero sa dami, medyo nahirapan siya. Mr. Maxwell, pasagot na lang please. It wasn't me. Eritadong sagot niya. Hindi po ikaw yun, pero mukha niyo po yung nandun. Are you dumb? It was edited. Naglilipana na ang AI ngayon. Madali na lang para sa mga tao ang mag-edit ng mga videos at pictures. So it wasn't me. Ulit niya at nagsimula na ulit maglakad. Tungkol po ba sa pagiging bakla niyo? Totoo rin po ba yun? Kaya po ba walang napapabalitang babaeng dinidate niyo? Napatigil muli si Tyrone sa paglalakad at tiimbagang nanilingon ang nagtatanong nun. Mukha ba akong bakla sa paningin niyo? Walang katotohanan ang lahat ng mga nasa post na yun. Stop believing in fake news spreaders. 2024 na. So tinatanggi niyo po? Yes. Marami pang ibinabatong tanong sa kanya sa gitna ng pandudumog pero wala na siyang sinagot kahit isa. Mabuti na lamang ay nalagpasan din nila ang kumpol ng mga reporters na yun. At safe siyang nakapasok sa kanyang Rolls Royce. Kaya lang, bad trip na siya. Have you taken down the post? Galit na tanong niya sa lalaking sekretary na nakaupo sa tabi ng driver's seats. Napalunok ang kanyang sekretary. Tila hirap sumagot. What? Hindi pa? Sorry, sir. Kinausap na ng mga tauhan natin kanina ang babaeng nag-post pero ayaw raw i-delete. At bakit? Malaki daw ang kikitain niya dun kung sakali. Napamasahi bigla ng batok si Tyrone habang nakapikit. Tumaas bigla ang alta presyon niya. Bakit ba parang napapadalas na yata ang pagsubok sa maikling pasensya at anger management niya? What's her name? At anong purpose niya kung bakit niya pinost ang ganun tungkol sa akin? May mga tao bang nasa likod nito? At napag-utusan lang ba siya? Mahinahon niyang tanong habang hinihilot naman ngayon ang kanyang sintido. Parang hindi ganun, sir. Wala siyang koneksyon sa mga kalaban ng kumpanya. Isa lang siyang normal na mamamayan at pinost niya lang talaga para pagkakitaan. Isa siyang sikat na musang o chismosang babae sa Facebook. Nagpo-post siya anonymously ng mga isyu tungkol sa iba't ibang artista o kilalang tao. Paklang tumawa si Tyrone. So, it's a hobby? Hobby niyang manira ng image ng mga tao? Parang ganun na nga po, sir. What's her name again? Hannah Gomez po. Isa siyang scriptwriter. Hannah Gomez. Nagngingit-ngit ang mga ngipin na banggit ni Tyrone sa pangalan ng babae. Contact the company that she's working for. Ipatanggal mo. Sige po, sir. Nakuha mong address niya. Huwag muna tayo sa bahay. Idiretso niyo ako sa bahay ng babaeng yun. Ako na mismong kakausap sa kanya ng personal. Okay po. Nag-U-turn ang sasakyan at habang naghihintay na makarating, ay tiimbagang pinagmamasdan muna ni Tyrone ang mga nagtataasang buildings ng city. Samantala, Hay naku ate, dapat talaga sa'yo dinadala sa mental. Nakangiwing wika ni Josh, ang 12-anyos na kapatid ni Hannah. Habang nakahiga sa single sofa at tinitignan si Hannah sa gitna ng paglalaro ng ML sa cellphone nito. Sumasayaw at kumakanta kasi si Hannah habang nagwawali sa kanilang sala. Masayang masaya siya dahil malaki-laki talaga ang kikitain niya sa bagong chismis na ikinalat niya sa madla. Kinikilig na agad siya at na-excite sa mga mabibili niya. Hindi paling fake news, basta magkapera ako, bulong-bulong niya nang nakangiti. Hindi naman nila malalaman kung totoo yun o hindi. Unless, hubaran nila yung bilyonaryong yun. Sabay hagikik niya. Biglang may nag-doorbell. Natigilan siya saglit sa pagwawalis. At nilingon ang kapatid. Psst, Josh, tingnan mo. Utos niya. Napakamot naman sa ulo si Josh. Ate naman eh.
Naglalaro ako eh. Rank to. Tapos, mas may sense tong pagwawalis ko kaysa sa pag-EML mo. Kaya ikaw ang tumingin. Iba ko Shopee o Lazada mo yan, ate. Nagpamayawang na si Hana. Anong Shopee Lazada? Hindi naman ako umorder. Baka oo, nakalimutan mo lang. 20 pesos. Tingnan mo kung sinong nasa gate. 20? Natigilan saglit si Josh at napaisip. Wala na bang itataas yan, ate? Apat na siomay lang yan eh. Wala man lang panulak. Ikaw ang arte mo. Bibigyan ka na nga eh. O sige, 50 pesos. Ha? 100? Pagbibingi-bingihan ni Josh. Sabi ko 50. Hala ate, grabe. Maraming salamat. 50 lang sana, okay na. Pero napakagalante mo talaga at 100 pang ibibigay mo sa akin. Para lang tingnan kung sino yung nag-doorbell. Ay, ang saya talaga magkaroon ng ate. Gumisi pabalik si Hana. Oo, 100. Tapos pupuntahan ko sa classroom yung babaeng crush mo. Biglang napatayo si Josh. Ote naman eh, nagbibiro lang. Ito na nga oh, titingnan ko na kahit walang bayad. Pasalamat ka, mabait akong kapatid. Pag make face pa ni Hana. Nagpatuloy sa pagwawalis si Hana paglabas ni Josh. Pero mabilis lang din itong nakabalik, dahilan para magtaka siya. O ano, sinong tao? Tanong ni Hana. Hindi ko kilala ate, pero hinahanap ka. Tila bored na sagot ni Josh habang naglalakad pabalik sa sofa. Ako? Oo, tatlong lalaki. Nakasasakyan pa. Yung totoo, nakikipagkasundo ka ba sa mga sindikato ate? Unang utang ka ng malaki sa isang mayamang tao. Lugod ka talaga kay mama. Baliw, ba't naman ako uutang kung pwede naman kitang ibenta? Anya, sabay bitaw ng walis. Sino naman ang maghahanap sa akin ng nakasasakyan? Nakauwi na ba si Ellie? Tukoy niya sa kanyang baklang kaibigang nasa US. Lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa may gate. Pagbukas niya, tumambad sa kanya si Tyrone Maxwell na nakasuot ng casual clothes at shades. Katabi ang sekretary nito at isang bodyguard. Sino sila? Takang tanong niya. Hindi nakilala si Tyrone. Hindi niya naman talaga kasi kilala si Tyrone Maxwell. Ang bilyonaryong pinost at ginawa niya ng issue sa social media. Minsan niya lang narinig ang pangalan nito. At pagkasagap na pagkasagap ng chismis, pinost niya na ito agad nang hindi man lang nagre-research sa internet. Are you Miss Hana Gomez? Supladong tanong ni Tyrone. Ako nga, bakit? We need to talk. Talk? Bakit? Sino ka? At anong pag-uusapan natin? Kumunot ang noon ni Tyrone. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi. Maangas na tinanggal ni Tyrone ang shades. Here. Nakikilala mo na ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Hana at napasinghap. Piolo Pascual? What? Hala, hindi ba? Hawig mo eh. Leonardo DiCaprio. Napatiimbagang si Tyrone. Seriously? Sino ka ba? Anong pag-uusapan natin? Wala naman akong inutangan na nakasasakyan eh. Wala kang inutangan, pero may nagawa kang kasalanan sa akin. Mariing sagot ni Tyrone. Kasalanan? Ikiniling ni Hana ang ulo at saglit na napaisip habang nakatitig kay Tyrone. Then biglang nanlalaki ulit ang mga mata niya. Napataas ang kilay ni Tyrone. Iniisip na nakilala na siya sa wakas ng dalaga. Ano? Ako na mismong pumunta dito para... Migo? Ikaw na ba yan? Migo? Takang sambit ni Tyrone. Ay, hindi ba ikaw si Migo? Yung natuso ko ng lapis sa mata nung grade 1. Kasi malikot at papansin. Nagparitoke ka ba? Ang gwapo mo na. Grabe. Nalaglag ang panga ni Tyrone. Hindi makapaniwala sa dalaga. Tiningnan niya kung nagtatanga-tangahan lang ba ito. Pero mukhang hindi talaga siya makilala ng dalaga. Mayaman ka na rin. Nagawa mo pang magparitoke. Di kita nakilala. Napapikit ng mariin si Tyrone at sumabog na. I'm not Migo or anyone. For Pete's sake, Miss Gomez. Natigilan si Hana, tsaka binulong ang huling hirit. Vincent? Also not him. Eh di sino ka nga? At bakit mo ba ako sinisigawan?
Hindi ikaw ang nagpapakain sa akin, kaya wag mo akong masigaw-sigawan, ha? Nanay, bakit ta, ha? Si Mama lang ang may karapatang sigawan ako. Konti na lang talaga. Sisigaw na rin si Tyrone, pero mas pinili niyang huminga ng malalim bago nilabas ang isang business card. Tiimbaga nga na inabot niya yon kay Hannah, na agad naman itong tinanggap habang masamang nakatiting sa kanya. At ikaw pa talagang may karapatang samaan ako ng tingin? Hindi makapaniwalang usal ni Tyrone. Kunat noong bumaba ang tingin ni Hannah sa business card na inaabot ni Tyrone. Tyrone Maxwell. Maxwell Group of Companies? Basa niya sa nakasulat at natigilan sa huli. Ah, what now? Hindi mo pa rin ako makilala. Nagsalita pa si Tyrone nang nagbistulang The Flash si Hannah na nawala sa harap niya. Dali-dali pala itong pumasok ng gate. Iniwan siya sa labas at nilock ang gate mula sa loob. Hey! Anong ginagawa mo? Pasensya na! Maling bahay kayo nang napuntahan! Sigaw ni Hannah. What? Diyos mio, bakit nandito ngayon yung bilyonaryong pinus ko kanina lang? Bulong ni Hannah habang hindi maipinta ang mukha sa labis na gulat, kaba at takot. Siya yun, tama. Siya yun. Anong ginagawa niya dito? Napalunok siya at namutla. Baka pinuntahan siya nito para kasuhan at ipakulong. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya naisip ang ganito kanina nang magpusa. Never naman kasi siyang sinugod ng mga bigating tao na ginawan niya ng issue sa social media. Ito na ba yung sinasabi nilang karma? Ang bilis naman, Lord. Anya pa. Hannah Gomez, buksan mo to. I will sue you. Sigaw ni Tyrone sa labas ng gate. Eh di mas lalong hindi ko bubuksan. Hannah, ano ba yan? Malakas ang boses na tanong ng mama niya na nakalabas na pala ng bahay at nakikiusyoso sa nangyari. Mama, kabadong sambit niya. Tumigil rin at natahimik si Tyrone sa labas ng gate nang marinig ang mama ni Hannah. Sino ba yung nasa labas ng gate? At bakit nagsisigawan kayong dalawa? Tanong ng mama ni Hannah. Lasing lang na lalaki, ma. Maling bahay lang ang napuntahan at nanggugulo. Palusot ni Hannah. Maling bahay? Eh bakit pangalan mo ang sinisigaw? Hindi kumbinsidong tanong ng mama niya at naglakad na palapit sa gate para buksan yun. Mama, huwag mong bubuksan yan! Sigaw ni Hannah ngunit huli na ang lahat. Sino ka ba? Kunot noong tanong kay Tyrone. Mabilis na tumakbo si Hannah patungo sa ina. Mama, hayaan mo na yan! Good afternoon, madam. Formal at seryosong pagpapakilala ni Tyrone. My name is Tyrone Maxwell. Tyrone Maxwell? Nilungon si Hannah ng mama niya. Sabi mo lasing to. Bakit parang hindi naman? Lasing siya. I'm not, madam. In fact, I'm here to talk to your daughter. May kailangan kaming pag-usapan. Hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Takang tanong ulit ng mama ni Hannah. At ilang segundo lang ay napasinghap ito at nanlaki ang mga mata. Ikaw ba ang nobyo nitong anak ko? Ho? Halos nasamid sa gulat si Tyrone. Natingilan naman si Hannah pero kalaunan ay parang may light bulb na lumitaw sa itaas ng ulo niya nang maisip. Tama, mama! Boyfriend ko siya! Malakas na sabi sabay walang yang pulupot sa kanyang braso. Sa braso nang natigilang si Tyrone. Kaagad siya nitong nilingon pero nagpatay mali siya at ngumiti sa ina. Bakit hindi mo sinabing may nobyo ka na pala, Hannah? At ganito pa kagwapo, anak! Sa'yo ba yung magarang sasakyan na yon, iho? Mamahalin yun, ah! Sabi naman ng mama niya na natigilan at biglang natulala nang maisip ang brand. Rolls-Royce? Mamaya ko na ikukwento ang buong detalye, mama. Sa ngayon, pwede bang iwan niyo muna kami? Kasi may importante pa kaming pag-uusapan, eh. Basta, hindi dapat kayo magsisigawan kapag LQ kayong dalawa. Naku, ang mga bata talaga ngayon. Pag-usapan nyo ng maayos, hindi yung nagsisigawang kayo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pangangaral pa nito. Opo, naiilang nangiti ni Hannah. Ngumiti ang mama niya kay Tyrone. Iho, kapag may oras ka, pumunta ka lang dito, ha? Tumikim lang si Tyrone at hindi na sumagot. Nang pumasok na ang ina sa loob ng bahay, ay hinarap na ni Anna si Tyrone.
Nakahalukip-kip ito at galit ang titig sa kanya. What's that? Kailan mo pa ako naging boyfriend? Mabilis na pinagdikit ni Hana ang parehong palad. Sorry, yun lang kasi ang naisip kong paraan para hindi na magtanong ng marami pa si Mami. Kapag sinabi kong totoo, masahaba yung tanong niya at pagagalitan ako. Dapat lang napagalitan ka. How old are you? 25? Yet you act like a freaking kid, spreading some fake news on internet. Ano yun? Maliit ang... Ano ko? Hindi makapaniwalang sambit ni Tyrone. Biglang natawa si Hana pero mabuti na lang napigilan niya agad. Stop laughing. Galit na talagang sabi ni Tyrone. Nakita mo ba ha? Nakita mo? Hindi. Then why did you post that? May galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako sa'yo? I don't even know who you are. Umiling si Ana at yumuko. Wala. Kailangan ko lang talaga ng pera. Kailangan ng pera? Wala na bang ibang paraan para magkapera ka ha? Paninira sa ibang tao at pagpupost ng mga wala namang katotohanang bagay tungkol sa kanila na lang bang pwedeng pagkakitaan mo ngayon? Yun na kasi yung pinakamadali. Nakangusong katwira ni Hana. How desperate are you? Kahit alam mong mali, gagawin mo rin? Tiimbagang nawika ni Tyrone. Well, ganun kaming mahihirap, Mr. Maxwell. Wala kang alam dun kasi mayaman ka naman. Madali lang sa'yo magkapera. Pero kami hindi. Yeah, right. Sarcastic kong pagsang-ayon ni Tyrone. Wala akong pakialam sa inyong mahihirap. I-delete mo yung post mo. And I won't continue to sue you. Sayang yung kikitain ko dun eh. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Tyrone ang dalaga. I can't believe you. Mas mahalaga ang pera sa'yo kaysa makulong ka? Ngumuso si Hana at umiwas ng tingin. Fine. Babayaran din kita basta i-delete mo yung post mo. Mag-public apology ka rin. Sabihin mong hindi totoo yung mga nakalagay doon. Bakit kailangan pa ng public apology? Pwede mo namang i-debunk yun sa media. Nagre-reklamo ka pa? It kasi naman. Your post affects my fucking business, miss. Ani Tyrone. We, baka naman totoo talaga. Nahihiya ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Tyrone. It's all bluff. What? Gusto mo makita, ha? Pwede? Tanong ni Hana. What the? Namula bigla ang mukha ni Tyrone at malakas ang tibok ng pusong lumayo kay Hana. Are you crazy? Humagalpak ng tawa si Hana. Ang epic ng mukha mo! Hindi ako nakikipagbiruan dito, miss. Ako rin. Sabi ni Hana sabay kuha ng cellphone at delete ng post. Ayan, deleted na. Sabi mo, babayaran mo ko. Magkano'ng ibabayad mo? Bumuntong hininga si Tyrone. Is 50,000 enough? Lo, si kuya naman. Kala mo di bilyonaryo. Sigurado ko, yung 100,000, barya lang sa'yo. Hindi ba pwedeng yun na lang? Hirit niya. Wait lang. Parang familiar to. Parang nangyari na to kanina. Nag-iisip pa na wika niya. Walang imik na nilingon ni Tyrone ang sekretarya na kaagad lumapit at nag-abot ng blankong tseke. Halos lumuwa tuloy ang mata ni Hana na makita yun. Lalo na nang magsulat ng 150,000 doon si Tyrone at pumirma. Wow! Sa itsura mo, mukha kang kuripot. Pero galante ka naman pala. Ngiting-ngiting sabi ni Hana at tinapik-tapik pa ang balikat ni Tyrone. Naniga si Tyrone. Samantalang, napaayos naman ng salamin ang sekretarya niya na nalalaki ang mga matang tinignan ng mabuti ang kamay ni Hana na lumapat sa kanyang balikat. Ayaw na ayaw kasi talaga ni Tyrone na hinahawakan siya ng walang paalam. Parang asong nagngit-ngit ng ngipin ni Tyrone pero bago pa siya makapagsalita ay inunahan na siya ng masayang si Hana. Sige ha, pasok na ako. Okay na tayo ha. Bye-bye! Anya, sabay pasok ng gate dala ang cheque. Oh, nakita mo ba yun, Julius? Did that girl just touch me? Hindi makapaniwalang sambit ni Tyrone sa sekretarya nang maiwan na sila sa labas. Awkward naman ang umiti si Julius sa kanya. Nagtataka nga po ko kung bakit hindi niyo binalian, sir. Sa susunod, babalian ko na siya. I don't care if she's a woman. Wika ni Tyrone. Sa susunod pa po, sir. Takang tanong ni Julius. Nagpigil naman ng tawa ang seryoso dapat na bodyguard. Natigilan naman si Tyrone at medyo nataranta sa maling nasabi. Of course, wala na.
I won't see her again. But may susunod pa. Wala nang susunod. Kaya pasalamat na lang siya. Pagtatama niya at umiwas na lang ng tingin bago naglakad pabalik sa expensive car niya. Hindi niya nanilingon pa ang bahay ni Anna nang umalis ang sasakyan. Lumipas ang mga buwan. Akala ni Tyrone ay hindi niya na ulit makakatagpo pa si Hannah. Ngunit pinaglalaruan yata sila ng tadhana nung muli silang magkita sa isang event. Event yon kung saan imbitado si Hannah bilang isang writer ng kumpanyang kasalukuyan niyang pinagtatrabahuan. I thought you're mahirap. Kailan pa nakapunta sa event na ganito ang mga mahihirap na tulad mo? Taas ang kilay na tanong ni Tyrone kay Hannah nang aksidenteng magkabangga sila at nagkita. Nakasuot si Tyrone ng black suit at si Hannah naman ay cute na light pink dress. Napakurap-kurap si Hannah. Wow! Ganap na ganap ang mahirap na word ha? Hindi naman ako ganun kahirap, Mr. Maxwell. May trabaho din po ako kaya invited ako dito. Oh, so nakahanap ka ng trabaho? Hindi ba obvious? Maganda sana yung work ko dati, pero pinatanggal mo ko eh. Akala ko ba nagkasundo na tayo nun ha? Sumbat ni Hannah na tila baka hapon lang nangyari ang mga yun. Mahinang tumawa si Tyrone. Yeah, but before we talk, pinatanggal na talaga kita. Mama mo pinatanggal, wika ni Hannah. Huh? Sabi ko, edi nice. Kumunot ang noon ni Tyrone, hindi makuha ang humor ng dalaga. Hanggang ngayon ba, naninira ka pa rin ng mga bigating tao o nagbago ka na? Uy, curious ka? Asal ni Anna. No, of course not. I'm just asking. Pero alam ko namang hindi pa. Old habits die hard. I'm actually surprised that you're not in jail yet. Bawi ni Tyrone. Tumigil na ako, no? Nakakadala kaya? Really? Well, that's good for you. Tanging nasabi ni Tyrone. Hindi pa nga naman huli ang lahat para magbago. Bumungisi si Hannah. Para ka namang pastor magsalita. Nagusot ang mukha ni Tyrone. Pastor? The hell? Sige ha, alis na ako. Wika ni Hannah at tumalikod na. Wait up! Pigil ni Tyrone at hinila si Hannah. Dahilan para ma-out of balance ang dalaga. Buti na lang nasa loo agad siya ni Tyrone bago pa siya bumagsak sa sahig. Nanlalaki naman ang mga mata ni Hannah sa gulat habang nagkatitigan silang dalawa ni Tyrone. Si Tyrone naman, mabilis ang tibok ng puso sa hindi malamang dahilan. Sakalang kumilos si Tyrone, natulungan sa pag-ayos ng tayo si Hannah nang mapansing may nakatingin na sa kanila pareho. I'm sorry, namamaos na sabi ni Tyrone. Awkward na inayos ni Hannah ang dress. Okay lang. Wait. Oh my gosh! Ang sandals ko! Anya, nang makitang nasira ang sandals. Dahil siguro sa paghila ni Tyrone kanina. Ano ba yan? Hinila mo kasi ako eh. Napamura si Tyrone. I'm sorry. Hindi ko alam na cheap ang sandals mo at madaling masira. Wow ha! Nagugulat na sambit ni Hannah. Hindi malaman kung magagalit ba sa nakaka-offend na sabi ng binata. Papalitan ko na lang yan. Come with me. Wika ni Tyrone at hinila si Hannah palabas ng function hall. Wait, saan mo ko dadalhin? Sa shoe store. I'm really sorry. Ako magbabayad. Don't worry. Hindi na. Iuwi mo na lang ako. Sagot ni Hannah. Naalala niya kasing wala pa siyang dalang pamasahe pa uwi. Hitting two birds with one stone nga naman. Ngayon, gagamitin niyang reason ang sirang sandals para ihatid siya ni Tyrone at makalibre ng pamasahe. Tumango naman ang seryosong si Tyrone. Okay, huwag mo lang dudumihan ang kotse ko. La, ba't ko naman gagawin yun? Ito napaka-ano. Mukha ba kaming walang kubeta sa bahay ha? At sa kotse mo pa naisit na magdudumi ako? Dugyot neto. Napahilot ng sentido si Tyrone. What I mean? Nadudumihan. Isusukahan, Miss Gomez. Ay ganun. Ayus-ayusin mo kasi. Tsaka di naman ako uminom, for your info. Kaya hindi ko susukahan yung mamahalin mong sasakyan. Huwag kang mag-alala. Good. Upuan pa lang, hindi mo na-afford eh. Rebat pa ni Tyrone. Anong sabi mo? Akmang susuguri na sana ni Hannah, si Tyrone. Pero iniwan na siya nito at naglakad na palabas ng hotel. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang pikon na sumunod dito. Thanks. Busangot na sabi niya.
nang ihatid siya nito sa tapat ng bahay nila. Akmang kakalasin niya na ang seatbelt nang makita niyang mabilis na lumabas si Tyrone ng sasakyan. Akala niya kung saan na ito pupunta, pero umikot ito para pala pagbuksan siya ng pinto. Natigilan si Hannah sa sobrang gulat. Hindi niya inaasahan yun. Ano, diyan ka natitira? Sarkastikong tanong ni Tyrone. Nakangusong tinanggal ni Hannah ang seatbelt at lumabas. Gentleman ka naman pala. Akala ko puro ka lang kasamaan eh. Umiling na lamang si Tyrone dahil pagod na siya makipagtalo. Buong biyahe kasi ay nagbabatuhan lang sila ng mga salita sa sasakyan. Walang gustong magpatalo. Thank you. Sana hindi na tayo magkita ulit. Nakangiting sabi pa ni Hannah. Ang mga mata ay halos mawala sa ngiti. Teka sandali. Ani Tyrone nang pumasok na sana si Hannah sa labas ng gate. Bakit? Kinuha ni Tyrone ang isang sandal sa loob ng sasakyan at inabot kay Hannah. Here. Ano yan? Sandals malamang. Pambayad ko dyan sa nasira. Ha? Kailan mo yan nabili? Nung tulog ka kanina. Grabe, hindi mo ba alam yung rule kapag nasa passenger seat ka? Hindi ka dapat matulog. You should entertain the driver, you know. Sorry, Disney princess kasi ako. Whatever. Kunin mo na nga ito. Lumakad si Hannah palapit, ngunit di malas siyang napatid sa isang may kalakihang bato. Sumubsob tuloy siya sa dibdib ni Tyrone na agad namang hinawakan ang kanyang bewang para hindi siya mawala ng balanse. Nakita yon ng mama at ng kapatid ni Hannah na kapwa galing sa isang convenience store sa malapit. Si ate ba yun, ma? Namimilog ang mga matang sabi ni Josh. Napapalakpak ang mama nila. Kamera anak! Kamera! Ha? Huh? Picturean mo! Naku! Ibibida ko to sa mga kumari kung maliit ang tingin sa ate mo. Ha? Huh, siguradong maiingit sila dahil may boyfriend na mayaman si Hannah. Sabi nito sabay agaw sa cellphone ni Josh at ito na mismo ang mabilis na kumuha ng litrato. Napangiwi na lamang si Josh. Hanggang kailan mo balak sumubsob dyan? Hmm? Mabango ba? Addicting? Asar ni Tyrone kay Hannah na medyo natagalan sa pagsandal sa gulat. Mabilis na lumayo si Hannah pero sa kasamaang palad, sumabit pala ang buhok niya sa isang botones ng long sleeve ni Tyrone. Aray! Igik ni Hannah nang medyo nasa bunutan siya sa paglayo. Ay, you're a clumsy one, aren't you? Wika ni Tyrone. Gumuso si Hannah. Kasalanan ko ba kung ayaw akong pakawalan yung botones mo? Siguro kasabot mo yan, no? Ayaw mo siguro talaga akong pumasok pa kasi mamimiss mo ako. Ganting asar niya. Shut up. Wika ni Tyrone na sinimulan ng alisin ang pagkakasabit ng buhok niya. Ay oo nga pala. Bakla ka nga pala. Sabay hagik-hik ni Hannah. Isa pang bakla. Hahalika na kita. Banta ni Tyrone. Natahimik si Hannah sa gulat at bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Napailing-iling naman si Tyrone at napangisi. Sa wakas, nalaman niya rin ang magpapatahimik sa madaldal na dalaga. There. Sabi ni Tyrone pagkatanggal ng buhok ni Hannah at lumayo. Pumasok ka na. Baka kung ano pang misfortune ulit ang mangyari. Eto na, ingat ka sa pag-drive. Good night. Good night. Sagot ni Hannah, na-realize na medyo off ang huling sinabi. Maging ang pag-good night. Hanggang sa pagligo at paghiga sa kama ay dala niya ang kaisipang yun. Well, anong mali ron? Normal lang naman na mag-good night sa tao, diba? Kahit hindi mo ka-close, sabi ng utak niya. Hindi close? Eh super close niyo na kanini, sabi naman ng puso niya. Ay, makatulog na nga lang, anya bago pumikit. Lumipas ulit ang ilang araw, hindi naman ulit nagkita ang dalawa. Pero muli, pagtatagpuin na naman sila ng tadhana. At ngayon ay tila ba itatali na sila sa isa't isa upang hindi na ulit sila magkahiwalay pa. Nagising si Tyrone sa malakas na tunog ng kanyang ringtone. Pikit pa ang mga matang sinagot niya yun. Kalahating gising, kalahating tulog. Yes, who's this? Tyrone apo! Masayang boses ng kanyang lolo Enrique ang bumungad sa kanya. Lo, napatawag kayo. Apo, kailan ka ba bibisita dito? Isama mo ang girlfriend mo. Masayang sabi nito. Girlfriend ko? Yes, hanggang kailan mo sa balak itago sa akin?
Kung hindi ko pa aksidenteng nakita sa tabloid ay hindi ko pa malalaman. I don't understand, Lolo. I don't have a girlfriend. Oh yes, you do! It's all over the internet, Tyrone. Hi, I'm so happy, Apo. Finally, ay nakahanap ka na rin ng babaeng magpapasaya sa'yo. Buong akala ko talaga bakla ka, iho. Halakhak ng lolo niya. What's all over the internet, Lolo? Takang tanong ni Tyrone. Doon sa tuluyang nagising. Kinuha ang kanyang tablet at nag-check kung ano ang latest. Nakita niya na lamang na pinagpapiestahan na palang isang litrato kung saan yakap niya si Hannah. Ang headline na nakalagay, Business tycoon at billionaire na si Tyrone Maxwell, for the first time ay mayroong kayakap na babae. Sino kaya ang babaeng ito? Wait, what? This was 5 days ago, right? The last time I met Hannah. But I wasn't hugging her. Inalalayan ko lang siya. Nalulokang wika ni Tyrone sa sarili. Sa anggulo kasi ng litrato, mukhang niyayakap niya nga si Hannah. Tyrone, please let me meet her, Apo. Anang kanyang lolo sa kabilang linya. Kung hindi mo sa ipapakilala sa akin, ay aalis na ako dito sa ospital at sa bahay na lamang ako. What, Lo? Hindi kayo pwedeng umalis dyan. Kailangan niyo pang i-monitor. Anya, kagagaling lang kasi sa isang operasyon ng kanyang lolo. Kaya nga, ipakilala mo na sa akin ang nobya mo para hindi na ako umalis dito. Lo, she's not my girlfriend. I don't believe you. You won't hug her if you don't like her. But I wasn't hugging her. Sa anggulo lang yun. Inalalayan ko lang siya dahil napatid siya at nasubsob sa akin. Tinanong kong sekretaryo mo si Julius at nalaman kong ilang beses na kayong nagkita. At hinayaan mo raw siyang hawakan ka. Apo, kilala kita. Hindi ka nagpapahawak sa mga tao. Lalo na sa mga babaeng hindi mo gusto. Napahilamos ng mukha si Tyrone. Lulu, ipakilala mo siya sa akin sa Sunday. Pumunta kayong dalawa dito. I want to meet her. Or else, magpapadischarge ako at aalis hanggang sa hindi niyo na ako makita. That's not a good idea. Anya sa lolo. Pero pinatayan na siya nito ng tawag. Napahilot siya sa sentido. Nagiging makulit na talaga ang lolo niya sa labis na katandaan. Pagbigyan mo na. Alam naman nating lahat na sa mga ganyang edad ng matatanda, dapat binibigay na natin yung mga bagay na magpapasaya sa kanila. Kumbinsi sa kanya ng babaeng pinsan niyang si Noah. Bumuntong hininga na lamang si Tyrone. Gusto ka lang niyang makitang may girlfriend para hindi ka na niya alalahanin. You're already 32, Tyrone. Lolo's just worried about you. Mas worried pa siya sa akin. Of course. Lolo Enrique is also aware na hindi na rin ganun katagal ang buhay niya. Gusto ka niyang makitang ikasal. But of course, that won't be too easy. Kaya kahit girlfriend ban lang, pagbigyan mo na. Fine. Pagsuko ni Tyrone. Pagkatapos ng meeting niya nung araw na yon ay tinawagan niya si Hannah sa numero nito at sinabihang magkita sila. Sorry, sorry talaga. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Hannah kay Tyrone. Nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant. Iritadong bumuntong hininga si Tyrone. Quit saying sorry. Hindi ko mapigilan eh. Si Mama ang dahilan sa pagkalat ng pictures natin sa internet. Sined niya sa GC nila ng friends niya para inggitin sila. Nakilala ka ata nung isa tapos kinalat. Then ayun na. Nakayuko at nakanguso at pinaglalaroan ng mga kamay na sabi ni Hannah sa sobrang guilt. Hindi mo ba sinabi ang totoo sa mama mo? Na hindi naman talaga tayo? Nagpapaawa nang umiti si Hannah. Nakalimutan kong sabihin. Then this is really basically your fault. Alam ko, kaya sorry talaga. Kinagat ni Hannah ang pangibabang labi. Sana hindi ka magalit sa mama ko. Pinagalitan ko na siya. Wala namang alam ang mama mo. Kaya bakit ako magagalit sa kanya? Sa'yo ako nagagalit. Honest na wika ni Tyrone. Sorry na nga talaga. Though, meron naman akong alam na paraan para mabayaran mo ako sa kasalanan mong to. Wika ni Tyrone na umayos ng upo. Ano naman yun? Willing naman ako, basta wag mo lang kasuhan yung mama ko sa pagkakalat ng maling balita. Pwedeng ako na lang yung kasuhan mo? Suhestyon pa ni Hannah sabay labas ng cute ng ngiti. Umiwas ng tingin si Tyrone.
Hindi kita kakasuhan. I'm not that petty. Wow! Pero nun, papayag ka ba o hindi? Putol ni Tyrone sa kanya. Lo, ayun na naman si Koya. Wala pang ang sinasabing kung ano tapos tinatanong mo na ako agad. Because I will not take no as an answer. Nagtatanong ka pa. Sarcastic kong sabi ni Hannah. Ano nga yun? Yung kaya ko lang ha. Sumeryoso na si Tyrone. Be my girlfriend. Nabitawan ni Hannah ang hawak na tinidor. Ano? Kunwari lang. Be my girlfriend. Kunwari lang? Ay wait be. Bakit parang nagtunog dismayado ka naman ata dyan? Wika ng utak niya. Yes, just for a show. My grandfather wants me to present a girlfriend to him this coming Sunday. Eh, bakit ako? Ikaw nakita niya sa news, obviously. Pag-iisipan ko, babayaran kita. Agap ni Tyrone, magkano? Biglang interesadong tanong ni Hannah. Natawa si Tyrone, hindi makapaniwalang mabilis talagang makuha sa pera ang babae. 10,000 every day. Is that okay? Every day? Bakit? Hindi lang ba isang araw? Well, 3 buwan. 3 buwan? Gulantang na sabi ni Hannah. Lower your voice. Ano ba? Saway ni Tyrone. Sorry. Pero bakit naman ang tagal? 3 buwan? Bakit 3 buwan? Basta. Ano? Are you in or not? Wait lang kasi, atat naman ito. Magpapanggap ako bilang girlfriend mo sa loob ng 3 buwan. Teka nga, magkano yun? 10,000 times 90. Nanlaki ang mga mata ni Hannah. 900,000? Aha. Anak ng tokwa, 1,000,000 para sa pagpapanggap. Alam kong mayaman ka pero... I just really need you to pretend. Nasa ospital ang lolo ko. Natigilan si Hannah. Anong nangyari sa lolo mo? He's sick. Kagagaling niya lang sa operasyon. He needs to rest. Pero tinatakot niya kami. Natatakas siya kapag hindi ako magpapakilala sa kanya ng girlfriend. So, papayag ka ba o hindi? Saglit na nag-isip si Hannah. Pero sa huli, pumayag din siya. Sa linggungang yun, sinundo ni Tyrone si Hannah sa bahay nila. Kabadong kabado si Hannah kahit pagpapanggap lang naman ang lahat. Okay ba tong suot ko? Magugustuhan kaya to ng lolo mo? Ano sa tingin mo? Tanong niya bago sila umalis. It doesn't matter if he likes you or not. Kung girlfriend kita, dapat tanggapin ka niya with the way you dress and you act. Because I chose you. And you're important to me. Seryosong sabi ni Tyrone. Natigilan tuloy si Hannah at napatitig sa binata habang malakas ang tambol ng puso. Parang nagwala ang mga paru-paro niya sa tiyan. Talaga? Anya. Gaga girl. Kung nga diba? Ibig sabihin, example lang yun, kaya huwag kang kiligin dyan. Paepal lang utak niya. O pwede rin dahil hindi naman kita magiging asawa kaya dapat wala kang pakialam sa mga sasabihin ng lolo ko. Wika ni Tyrone kaya tuluyang nawala ang kilig na naramdaman ni Hannah. Alam ko na kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend, Anya. Ano? Bakit? Umirap lang si Hannah at hindi na sumagot. Pagdating nila sa ospital ay halos malula si Hannah sa dami ng mga bodyguards na nakita niya bago makarating sa tamang kwarto. Grabe! Ano ba yung lolo mo? Presidente? Di niya mapigilang magtanong. No, he's the chairman. Sagot ni Tyrone na hindi nakuha ang joke niya. Napangiwi na lang ulit si Hannah bago bumukas ang kwarto sa kanilang harapan. Sa loob, bumungad sa kanila ang nakaupo sa kamang si Chairman Enrique ng Maxwell Group of Companies. Kulay puti ang buhok nito at medyo malaki ang katawan at puno rin ng freckles ang mukha. Apo! Nagliwanag ang mga matang tawag nito na makita silang pareho. Lo! Sambit ni Tyrone at halos hilahin si Hannah palapit sa matanda. Lo, this is Hannah Gomez, my girlfriend. Hannah, ang lolo ko. Enrique Maxwell. Mabilis na nagbaw si Hannah. Malaki ang ngiti. Good morning po, Lolo Enrique. Nice to meet you po. Kumusta po kayo? Mas lalong lumiwanag ang mga mata ng matanda. Iha! Ay, salamat sa Diyos. Buong akala ko ay mabibilang pa ako ng 1,000 tupa bago ka ipakilala sa akin itong apo ko. Bumungis niya si Hannah. Napakaganda mo pala talaga sa personal. Kaya naman pala nahulog sa iyong apo ko. Talaga po? Wag kang maniwala.
inuuto ka lang yan. Panirang bulong ni Tyrone. Gigil na sinamaan ng tingin ni Hannah ang binata. Ngunit binalik lang din ang ngiti sa matanda. May dala nga pala akong cake, Lolo. Sana magustuhan niyo po. Masarap po yan. Galing po yan sa The Best Bakery sa amin. Hindi po ganun kamahal, pero promise po, masarap talaga. Maraming salamat, Iha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tumitingin sa presyo. Basta sabi mo, masarap ito, ha? Ngiti ng matanda. Mas lalong umiti si Hannah. Akala niya talaga kanina, bago sila pumunta ay ubo dito ng sungit. Paano kasi? Masungit si Tyrone. Buti na lang sobrang bait nito. Bakit kaya hindi ka nagmana sa lolo mo, no? Pasimpleng bulong niya kay Tyrone habang naguuto si Lolo Enrique sa tauhan nito ng mga platito at kubyeratos. Kasi hindi, sagot ni Tyrone. Kahit nasa harap ng matanda, nagpapasimplihan pa rin ang dalawa sa pagtatalo. Konti lang pong kainin niyo, Loha. Baka po ma-diabetes kayo eh. Baka iwan pa ako nitong apo niyo. Biro ni Hannah nang kakain na sila ng cake. Humalakhak ang matanda. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ngayong nakita na kita sa personal at nalaman kong maganda at mabait ka, hindi ko hahayaang hiwalayan ka nitong apo ko. Namilog ang mga mata ni Hannah. Sinulya pa niya si Tyrone pero humalakhak lang ito sa hindi malamang dahilan. Napangisi na lang si Hannah at kumain na rin sa cake. Ilang taong ka na pala, Iha? Tanong ng matanda. 25 na po, Lolo. Aba, ilang taong din palang tanda sa'yo nitong apo ko. Paano kayo nagkakilala? Sinulya pa ni Hannah si Tyrone pero nagunwari itong beses sa cellphone. Napalunok siya at hinayaan na lang ang bibig niyang magsalita. Nagkakilala po kami sa isang event, 2 months ago po. At na-inlove po yata ng malala sa akin yung apo niyo. Kasi di na niya ako tinantanan pagkatapos nun eh. What? Angal ni Tyrone. Nanligaw ba siya sa'yo, Iha? Natutuwang tanong ng matanda. Oo naman po. Pinaligaw ko po talaga siya sa akin. Akala ko nga aangal eh. Pero parang sobrang gusto niya talaga ako. Sabay hagikik ni Hannah. Finifeel din na totoo talagang nangyari yun. Nagtagis ang bagang ni Tyrone at sobrang talim ng tingin kay Hannah. Nagkunwari na lang din si Hannah na hindi nakikita yun. Marami pang itinatanong ang lolo ni Tyrone kay Hannah. At so far, hindi naman ito nagpakita ng pagkadiskusto sa dalaga. Magkasundong magkasundo pa nga ang dalawa. Kaya ang ingay-ingay ng buong kwarto maghapon dahil sa tawanan at kwentuhan ng mga ito. Sumakit tuloy ang ulo ni Tyrone kinagabihan nang kailangan na nilang umuwi. Maraming salamat talaga sa pagpunta mo dito, Hannah, Iha, ha? Masaya akong makilala ka. At mas masaya ako dahil ikaw ang naging nobya ng apo ko. Napakabait at positibo mo. Kaya alam kong nasa tamang babae na siya ngayon. Wika ng Lolo Enrique niya. Uminit ang pisngi ni Hannah. Maraming salamat din po, Lolo. It's really nice to meet you din po. Pwede bang humingi ng favor, Iha? Sure, ano po yun? Pwede bang bumalik kayo dito sa susunod na araw? Napakurap-kurap si Hannah. Sinulya pa niya si Tyrone para sana humingi ng dapat isagot. Ngunit biglang hinawakan ng matanda ang kamay niya habang may nangungusap na mga mata. Please, Hannah, Iha. Sige po. Hindi makatangging sagot niya. Talaga? Maraming salamat talaga, Iha. Mas lalo niyong pinasaya ang araw ko. Tuwang-tuwa na sabi ng matanda. Babalik ka talaga? Tanong ni Tyrone nung nasa sasakyan na sila at pauwi. Anong ka? Kasama ka ano? Mumisi si Tyrone. I'm busy. Huy, hindi pwede. Kailangan samahan mo ko. Para naman akong tanga kung bibisita akong mag-isa dun. Ano namang nakakatanga dun? Basta. Sasamahan mo ko. Di ka pa naaawa sa lolo mo, ha? Dapat nga halos araw-araw kang bumibisita dun eh. Ilang weeks lang naman yata siya magsistay sa ospital. Easy to say for you. Iling ni Tyrone. Napa-roll eyes na lamang si Hannah. Pero nangunot ang noon niya kalauna nang may mapansin. Teka, hindi to ang daan pa uwi ah. Hindi umimik si Tyrone. Huy, kinikidnap po ba ako? Nagpapanik na tanong niya sabay yakap niya sa sarili. Kinikidnap? Nanginginsultong humalakhak si Tyrone. What made you think nakikidnapin kita ha? Kakain lang tayo. It's 6 PM already. Huwag kang OA. OA ka dyan. Hindi ka lang kasi katiwa-tiwala, no?
ayaw patalong rebat ni Hana. Whatever. Muntik pang di matapos ang pagbabangayan ng dalawa kung hindi lang nakakita agad ng restaurant si Tyrone. Bumaba siya agad pero si Hana medyo natulala pa dahil alam nito kung gaano kamahal ang mga pagkain dun. Ano pang hinihintay mo dyan? Pasko? Tanong ni Tyrone. Sobrang mahal dito, Tyrone. And? Libre mo ba? Dapat libre mo ha. Wala akong pambayad dyan. Di mo pa ako sinasahuran. Bumuntong hininga si Tyrone. Umiling-iling bago nagpatiuna na sa paglalakad papasok. Mabilis namang kumilos si Hana at sumunod. Wife niyo, sir? Chismosang tanong ng isang staff. Wife agad? Di ba pwedeng girlfriend muna, ate? Di pa naman ako ready mag-asawa. Ito naman, oh. Hirit ni Hana. Ay, sorry po, ma'am. This way po tayo. Giya sa kanila nito patungo sa isang private room na may lames at dalawang magkaharap na upuan sa gitna. Thanks, ngiti ni Hana. Umorder ka na. Utos ni Tyrone pagkaupo nila. Nagmamadali, wika ni Hana bago binuksan ang menu book para lamang siguraduhin ulit yun matapos malula sa presyo. Sure kang dito talaga tayo kakain? Alam mo, may alam akong mas mura dito. Hindi ko kayang kumain ng ganito kamahal. Nakaka-guilty. Yung presyo pa lang ng isang dish panghanda na namin sa fiestahan. Are you insulting me in front of the crew? Umorder ka na lang dyan. And please, shut your mouth. Kanina ka pa maingay, sabi ni Tyrone. Napalabi si Hana. Sorry naman, naonang lolo mo yung hyper mode ko eh. Umorder na si Hana at di nagtagal ay sinerve na din ang kanilang pagkain. At habang kumakain, para hindi awkward, nagbukas ng topic si Hana. Lagi ka ba dito? Tanong niya. No, I already came here twice with my mom. Sagot ni Tyrone. Oh, nasan ang mom mo ngayon? Nasa ibang bansa din ba siya? Ganun kasi yung mga nasa telenovela. Yung mga nanay ng mga bilyonaryo, palipat-lipat lang ng bansa at nag-e-enjoy. Ganun din ba yung mama mo? Usyoso niya. Ganyan din ba kayong mga writer? Chismosa. Sarkastikong wika ni Tyrone. Hindi naman. Nagtatanong lang. Tsaka para na rin may knowledge ako sa'yo, no? You know, para if ever sa sunod kong isusulat na kwento. Uminom ng tubig si Tyrone at nagpunas ng bibig habang nakatingin sa kanya. Wala na si mama. Sagot nito. Ha? Namatay siya nung 12 years old ako. Napatakip ng bibig si Hana. Hala, sorry. Di ko alam. It's okay. Pero kung buhay siya ngayon, siguro katulad din ng sinabi mong ginagawa niya ngayon. Nililibot ang mundo at nagpapakasaya. Because I would give everything she wants. Awkward na tumangutangu na lang si Hana. Nagsisisi na yun pa ang napili niyang tanong. Ay naku Hana, wala ka na atang matinong nasasabi. Anya pa sa isipan. Si Papa naman, he chose his mistress over our family. Patuloy na kwento ni Tyrone, bagay na hindi naman niya usually ginagawa. Never siya nagkwento ng buhay niya, even sa mga past girlfriends niya nung college. Kung bakit napapakwento siya ngayon, hindi niya alam. Oh, pareho pala tayo. Sumakabilang bahay din si Papa. Mas pinili niya yung kabit niyang mayaman. Wala eh, mahirap lang kami. Nagkibit balikat si Hana. Ay sorry, ikaw dapat yung nagkukwento. Sige na, tuloy mo yung kwento mo. No, it's fine. Wala naman na akong makwento eh. I haven't seen my father since then. Kahit nung namatay si Mama, di siya nagpakita. Mga tatay nga naman. Ako naman, nung iniwan kami ni Papa, sumumpa ako na magpapayaman ako para di ako iwan ng lalaki. My mother was rich, pero iniwan pa din siya. Ani Tyrone. Ay ganun, bumagsak ang balikat ni Hana. Nakakatakot naman, mayaman o mahirap pala, iniiwan pa rin. Yeah. Sana lang pala ako lulugar nito? Napapaisip na tanong ni Hana. Just go with the flow and be brave. Para kung iwan ka, hindi ka durog. Madaling sabihin, pero mahirap gawin kapag ikaw na yung nasa sitwasyon. Kumunot ang noon ni Tyrone.
Bakit? Nagka-boyfriend ka na ba? Hindi pa. Pero nagka-MU ako dati. Akala ko talaga magiging kami. Eh kaso, bigla na lang akong ginost. Weird daw ako kasi hindi raw ako lumalabas ng bahay. Sus, mga lalaki talaga. Kaya ikaw? Tinuro ni Hana ng fork si Tyrone. Huwag kang tumulad sa kanila para kahit papano, may matinupang lalaki. Don't worry, wala akong balak. I've seen how broken and devastated my mother was. Hindi ko kayang gawin yun dahil parang sinaktan ko na rin si mama ng ikalawang beses. Good! Ani Hana at kumain na ulit. Samantala, nahihiwagaan pa si Tyrone pagkatapos ng usapan. Bakit kay Hana pa siya nagkaroon ng ganito kalalim na conversation? Tinitigan niya ang dalaga habang iniisip kung ano ang meron sa babaeng ito. Feeling niya rin, nag-ibang tao siya. Ang dami niyang sinet na rules noon para sa sarili. At may invisible wall din siya. Pero habang tumatagal, tila nagiging manipis na ang wall na yun. Na madaling natitibag ni Hana. Ang malala pa, hinahayaan lamang niya. Hinahayaan. Bakit? Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga dahilan para mapatingin sa kanya ang kanyang lolo. Nasa ospital na naman sila ni Hana at binibisita ang matanda. Anong problema, apo? Pabulong na tanong ni Lolo Enrique. Kasalukuyang kumukuha ng platito si Hana sa malayong kabinet ng kwarto. Umiling si Tyrone. Wala, lo. Humalakhak ang matanda. Napapressure ka ba? Pakakasalan mo na ba si Hana? Tuwang-tuwang tanong nito. What? Lo? O bakit? Pasasaan pa ang relasyon yung dalawa kung hindi rin pala hahantong sa kasalan. Yung lola mo nga isang buwan pa lang kilala, pinakasalan ko na agad. That's unbelievable. Totoo! Mabait, masipag, maganda, at matyaga na makasi ang lola mo. Ganun lang at wala na akong ibang hanap. Kaya ayun, nilagyan ko na agad ng apelido sa dulo ng pangalan niya, sabay hagik-hik ng matanda. At ako na ang nagsasabi sa iyo, iho. Napakabuting babae ang nobya mo. Maniwala ka sa akin. Marunong akong kumilatis ng tao. Napangiwi si Tyrone. Kung alam lang nito kung paano sila nagkakilala ng dalaga, baka hindi nito yun masabi. Baka nga magalit pa ito kay Hana. Lumipas pang ilang linggo, nagpatuloy ang palaging pagsasama ng dalawa para bumisita kay Lolo Enrique. Dahil madalas ay alas 4 sila bumibisita, inaabot sila ng alas 6 o alas 7 ng gabi. Kaya bago umuwi ay kumakain muna sila sa mga restaurant. At doon, kapag nagkukwentuhan ay mas nakikilala nilang isa't isa. Pero syempre, hindi pa rin nawawala ang munting pagtatalo nilang dalawa. Hanggang sa ma-discharge na ang matanda, kaya sa malaking bahay nito sila pumupunta. Palabok! Bulanas ni Lolo Enrique sa dalang pagkain ni Hana ngayon. Kumakain po ba kayo niyan, Lolo? Tanong ni Hana. Nasa malawak na living room sila ng bahay at nakaupo sa mga sofa. Oo naman, iha. Ang unang kain ko nito ay luto pa ng mama ni Tyrone. Abay, napakasarap. Simula nun ay isa na ito sa mga naging paborito ko. Gumiti si Hana. Mabuti naman po. Hindi nga lang po ako nagluto niyan, mama ko po. Masarap din po yan. Nako, tell your mother my gratitude. Nakangiting tumango si Hana. Masarap nga! Sabi ng matanda ng tikman ng palabok. Ngunit bigla itong naubo. Mabilis na napakilos ang dalawa at sabay na napakuha ng pitsel na may lamang tubig sa coffee table. Unang humawak sa handle ng pitsel si Hana. Kaya sa kamay na lamang niya lumanding ang kamay ni Tyrone. Kapwa sila natigilan at nagkatinginan pa. Hanggang sa naging awkward kaya tila napapasong tinanggal ni Tyrone ang kamay nito sa kamay niya. Umatras pa ito tumikim. Samantala, nagiinit ang mukhang nagsalin si Hana ng tubig at binigay yon sa matanda. Ang hindi nila alam, nakita ng matanda ang nangyari. Kaya ngingisi-ngisi ito habang umiinom ng tubig at palipat-lipat ang tingin sa kanila. Iha, pasensya ka na ha kung pinapapunta ko dito kayo madalas. Alam kong busy kayo sa work, pero masaya lang talaga ako nakikita kayong dalawa ng apo ko. Sabi ng matanda. Okay lang po, Lolo. Masaya rin po ako nakakausap kayo. Ngiti ni Hana.
Biglang kumulog ng malakas at bumuhos ang ulana. Napatili si Hannah. Sa gulat at by instinct ay hinawakan siya ni Tyrone sa magkabilang balikat para i-comfort. Nako! Umuulan! Puna ng matanda. Bumuntong hininga si Hannah. Okay lang ako. Nagulat lang. Anya kay Tyrone. Tinanggal agad ni Tyrone ang mga kamay kay Hannah. Sorry. Mahinang sabi nito. Natawa si Hannah. Ba't ka nagsusorry? Napalingon si Lolo Enrique sa kanila at napansin na parang may sarili itong mga mundo. Nakaisip tuloy siya ng ideya at napangisi. Iha, dapat siguro'y umuwi na kayong dalawa. Mukhang lalakas pang ulan. Anya. Oo nga po, sabi ni Hannah at tumayo na. Ngunit mas lalong lumakas ang ulan. Nag-alala na tuloy si Hannah kung paano makakauwi. Ay naku, ayan na! Lumakas nga! Exaggerated na umiling-iling at bumuntong hininga si Lolo Enrique. Eh ano kaya kung dito na lang kayo magpalipas ng gabi? May ngiting latag na nito sa totoong plano. Napalingon si Tyrone sa Lolo. Kunot ang noo at parang hindi maganda ang kutob niya sa ngiti nito. Nagdadalawang isip na sambit ni Hannah. Dito na lang kayo, iha. Mabuti pa, ipapahanda ko ng kwarto niyo. Sabi nito at nagtawag na ng kasambahay, kaya hindi na nakatanggi pa si Hannah. Nag-dinner muna silang lahat at pagkatapos kumain ay iginiya na si Hannah at Tyrone ng isang katulong sa kwarto. Dito po ang kwarto niyo, Ma'am Hannah. Anang katulong. But this is my room. Puna ni Tyrone. Nire-renovate pa po kasing ibang kwarto at ito lang po yung available. Kaya dito na lang din po daw si Ma'am Hannah, sir. Girlfriend yun naman po daw kaya okay lang. Napahilot ng sentido si Tyrone. Naiisip na tama nga hinala niya na may kakaibang plano ang lolo niya. Natawa naman sa awkwardness si Hannah. Sige po ate, salamat po. Tumango ang kasambahay at umalis na. Sorry for this, si lolo talaga. Bumuntong hiningang sabi ni Tyrone. Ngumisi si Hannah at pumasok na ng kwarto. Pinagmasdan niya muna ang kabuuan nito bago muling hinarap si Tyrone. Okay lang, sa kama ako ha, diyan ka sa sahig. What? Are you kidding me? O bakit? Babae ako. Siyempre dapat mag-giveaway ka. Anong kinalaman ng gender dito? This is my room. Nanliliit ang mga matang sabi ni Tyrone. So, gusto mong sasahig ako? Bisita ako dito, no? Tsaka lolo mo naman yung may pakanani to kaya dapat bigyan mo ko ng convenience. Nakahalukip-kip na saad ni Hannah. Nagtiimbagang si Tyrone. Gusto niya pang mag-rebat pero imbis na makipagtalo, bumuntong hininga na lang siya. Hindi nga naman tama kung sasahig si Hannah. Hindi yun kaya ng konsensya niya. Fine, sabi niya at nagtungo sa cabinet para kumuha ng pwedeng pansapin niya. Napangiti naman si Hannah at nahiga na sa kama. Pagkasapin ni Tyrone ay binigyan din naman siya ni Hannah ng isang unan. Patayin ko ng ilaw ha, sabi ni Hannah sabay patay ng ilaw. Kapwa na sila nakahiga at tahimik na. Kumukulog at umuulan pa rin ang malakas sa labas. Tulog ka na? Tanong ni Hannah nang hindi agad makatulog. Oo. Sagot ni Tyrone. Natawa si Hannah at medyo bumangon para silipin ang binata. Kaya lang, nakita niyang wala itong kumot at nanginginig na niyayakap ang sarili. Nagulat siya. Ba't wala kang kumot? Obviously. Manghingi ka kaya sa katulong. Hindi ako bibigyan. Bulong ni Tyrone. Nag-guilty agad si Hannah. Napalunok siya. Sige na nga, dito ka na lang din matulog sa kama. Hindi pa tapos ang sinasabi ni Hannah, bumangon na si Tyrone at walang kaarte-arteng nahiga nga sa tabi niya sa kama. Natigilan siya sa gulat. Inalok niya ito pero inisip niyang tatanggi lang din. What? Tanong ni Tyrone. Wala. Anya. At nahiga na ulit. Tumalikod siya. Mabilis ang tibok ng puso sa hindi malamang dahilan. First time niyang may makatabing lalaki sa kama. Akala niya, mabilis siyang makakatulog. Pero nakailang ayos pa siya ng posisyon. Pagharap niya kay Tyrone, natigilan siya na makitang gising pa ito at nakatingin sa kanya. Ang galaw mo? Bulong nito. Sorry. Bulong niya pabalik at may naaalala. Malapit nang matapos ang contract natin. Ilang linggo na lang. Baka makalimutan ko itong sabihin, kaya ngayon ko nasasabihin.
Cringe pero masaya akong makilala ka. Kahit palagi tayong nagbabangayan. Sabay ngisi ni Hannah. Hindi ngumiti at sumagot si Tyrone. Bagkos ay wildong tumitig lang sa kanya. Hello? Tawag niya. Naniga si Hannah nang bigla na lang dumukwang si Tyrone at walang imik na pinatakan siya ng halik sa labi. Nanlalaki ang mga mata niya. Anong... Bakit mo ginawa yun? Is it bad? Girlfriend naman kita. Nagpapanggap lang tayo, uy. Wika ni Hannah. Ngumisi lang si Tyrone. Tila walang narinig. Ngayon natin tignan? Kung maliit ba talaga o hindi? Mahinang sabi pa nito kapag Juan ay humalakhak na napaka-sexy pakinggan. Baliw! Ani Hannah nang mapagtanto kung anong ibig sabihin ng binata. Ayaw mo? Gusto. Wala sa sariling sagot ni Hannah. Nagbibiro lang naman sana si Tyrone. Pero tila bigla siyang sinilaban sa sagot ng dalaga. Nawala ang ngiti niya at umibabaw sa dalaga bago ito pinaulanan ng maiinit at malalalim na mga halik. Mas lalong nawala sa wisyo si Hannah dahil doon. At kahit alam ni Hannah na maaari niya itong pagsisihan bukas, nagparaya na siya sa kagustuhan ng kanyang katawan. Sa gitna ng kulog at malakas na ulan, pinagsaluhan nila ang kanilang mainit na gabi. Tinanghali yata kayo ng gising na dalawa. Nakangising asong tanong ni Lolo Enrique sa kanila pagsapit ng umaga. Uminit ang pisngi ni Hannah. Masyado po kasing malakas yung ulan, lo. Tsaka ang lamig din po. Tsaka di rin po ko sanay matulog sa ibang bahay. Kaya medyo napuyat po ako. Dahilan niya. Naku, paano na lang kung ikasal kayo nitong apo ko? Ikasal? Uminit ang pisngi ni Hannah at sumulyap kay Tyrone. Lo, napag-usapan na natin yan. Saway nito sa lolo. Pero Tyrone apo, para saan pang relasyon niyo kung hindi rin naman kayo pala pupunta doon? Wala naman akong sinasabing hindi, Lo. Pero mabuti kung ganun. Putol ni Lolo Enrique sa sinabi ni Tyrone. Anyway, I'm done eating. Maiwan ko na muna kayong dalawa, ha? Sige po, Lo. Wika ni Hannah at bahagya pang inalalaya ng matanda sa pagtayo. Tumigil lamang siya nang sumenyas ang matanda na kaya na nitong pumanhik sa kwarto. Pag alis ng matanda, bumalik si Hannah sa upuan at kinausap na si Tyrone. Dapat di mo na sinabi yun. Paano kung umasa yung lolo mo? Anya, di niya tayo titigilan kung hindi ko sinabi yun. Anyway, about what happened last night. Sumeryoso bigla si Tyrone. Uminit naman ang pisngi ni Hannah nang maalala ang tungkol doon. Yun ba? Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Gagawin? Takang tanong ni Tyrone. One night stand yun, tama? Pareho tayong nilalamig. At nasa iisang kama tayo. Pure lust lang yun. Naiintindihan ko. Don't worry, hindi kita pipikutin. Sabay pekeng tawa ni Hannah. Umigting ang panga ni Tyrone. Hindi naman sana ganun ang sasabihin niya. Pero tumango na lang siya. Nang makita yun ni Hannah, bahagya siyang natigilan. At nakaramdam siya ng pagkadismaya kahit siya naman ang naunang magsabi ng one night stand lang yun. May parte kasi sa kanya na umaasang tututol si Tyrone doon at sasabihin itong hindi one night stand lang. Ay naku Hannah, sabi na kasing huwag kang umasi. Ayun. Nasaktan at nadismaya ka. Wika na lamang niya sa kanyang isipan. Napalunok si Hannah. Bakit nga ba ako umaasa? May gusto na ba ako kay Tyrone? Nanlalamig ang buong mukha ni Hannah nang maisip yun. Ayos ka lang? Biglang tanong ni Tyrone sa kanya. Oo. Namumutla ka. Are you sure? Sumubok na ngumiti at tumango si Hannah. Kahit ramdam niyang tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Oo, ayos lang. Sa pagdaan pang muli ng mga araw, walang ibang tumatakbo sa isip ni Hannah, kundi ang kanyang nararamdaman kay Tyrone. Hindi pwede, Hannah, hindi! Frustrated niyang saway sa sarili, habang nasa harap ng salamin sa kanilang sala. Bakit mo hinayaang mahulog sa lalaking yun? Paano ka na ngayon yan? Hindi ka masasalunon. Mataas ang standard nun.
Ikaw patatas ka lang. Anak? Lumabas ng kusina ang mama niya at nagtataka siyang tinignan. Okay ka lang ba? Oo po ma. May LQ ba kayo ng nobyo mo? Wala po. Anya, pero naisip na malapit nang matapos ang kontrata nila ni Tyrone kaya dapat ngayon pa lang ay bigyan na niya ng senyales ang ina. Medyo may pinagtalunan lang ma. Nagkakalabuan na po ata kami. Ano? Anak, dapat hindi. Huwag mong hayaang makawala pa yan sa'yo. Manaman, pikutin mo kung pwede. Si mama, kaya tayo nasasabihang gold digger eh. Masama ba yun? Sino bang ayaw sa ginto? Mga plastic sila. Gusto rin nila yun. Humalakhak si Hana. Pero ma, kung sakaling maghiwalay kami ni Tyrone, sana huwag mo na siyang guguluhin ha. Nakakahiya naman. Anak naman! Mapait nang umiti si Hana. May babae ba yung lalaking yon ha? Sinaktang ka ba niya? Umiling si Hana. Namumuo ang mga luha. Ang isiping may gusto na nga siya kay Tyrone, sobrang kinadidismaya niya sa kanyang sarili. Never sang lilingunin ito. Napakahaba ng pila ng mga babae kay Tyrone. Magaganda at sexy. Wala siyang panama sa mga yun. Kaya malabong magustuhan din siya ni Tyrone. Dahil sa napagtanto, matamlay na si Hana sa mga sumunod pang pagbisita nilang dalawa ni Tyrone sa matanda. Are you okay? Nag-aalala siyang tinignan ni Tyrone nung pauwi na sila. Oo. Are you sick? Parang wala kang masyadong energy kanina. Paano kung magkaka-energy? Isusunod na araw, magtatapos ng kontrata natin. Ani Hana sa isip niya. Nung una, hindi matanggap ni Hana ang nararamdaman niya para kay Tyrone. Pero ngayon, mas iniisip niya ang nalalapit na pagtatapos nila. Nalulungkot siya at nasasaktan. Okay lang ako. Pilit ang ngiting sagot niya. Maging si Lolo, napansin na parang wala ka sa mood. Are you on period? Titing sa kanya ni Tyrone. Mabilis ang tibok ng pusong nag-iwas ng tingin si Hana. Oo, may dalaw ako eh. Tungkol nga pala sa kontrata natin, malapit na matapos. Nag-iba bigla ang ekspresyon ng mukha ni Tyrone. Umiwas ito ng tingin at bumuntong hininga. What about it? Parang tamad pang tanong niya. Sa Monday na yun, diba? Yeah. Ito na ang last na pagdalaw natin kay Lolo. Tapos paano yun? Isisend mo na lang yung natitirang balance mo sa akin? Pumunta ka sa office ko sa Monday. Seryosong sabi ni Tyrone. Sige. Tumitig pang saglit si Tyrone sa kanya bago sila sabay na nag-iwas ng tingin. Biglang awkward ang atmosphere sa pagitan nila. Walang nagsasalita hanggang sa nakarating na ang sasakyan sa harap ng bahay ni Hana. Salamat sa paghatid. Ngiti ni Hana. Tumango si Tyrone. See you on Monday. Oo. May bigat sa dibdib na sagot ni Hana. Friday yon at sa loob ng dalawang araw, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ni Hana. Parang ayaw niyang dumating ang Monday. Halos hindi na nga siya bumangon sa kama nang sumapit na ang araw na yon. Good morning! Pilit na pinapasigla ang boses na bati niya kay Tyrone pagpasok niya sa opisina nito. Have a seat. Wika ni Tyrone at naupo sa sofang kaharap. Hindi na. Ano pa bang pag-uusapan natin? Iaabot mo lang naman yung pera, di ba? Ilan pa ba ang kulang mo? Bumuntong hininga si Tyrone. Have a seat first. Wala tuloy nagawa si Hana kundi ang maupo na. Napakunot ang noon niya nang makitang pinagpapawisan si Tyrone sa noo at parang kabado. Okay ka lang? Tanong niya. Imbis na sumagot, tumayo si Tyrone at biglang naupo sa kanyang tabi. Sa sobrang gulat, napaatras si Hana. Bakit? Kabadong tanong ni Hana. Hindi ka ba nahulog sa akin? Tanong ni Tyrone. Ha? Naalarma si Hana. Shit, nalaman niya bang nahulog ako sa kanya? Nagpapanik na isip niya. Hindi. Tanggin niya agad. Umigting ang panga ni Tyrone at dumilim ang mga mata. Pagkatapos ay tumangutang o bago nag-iwas ng tingin. Okay, isisend ko na lang ngayon mismo ang tirang balance sa bank account mo. 40,000, right? Oo. Ano nga palang sasabihin mo kay Lolo Enrique, ba't tayo naghiwalay? May lalaki ka. Sagot ni Tyrone. Ano? Huy, pagmumukhain mo pa akong masama sa kanya.
Yan lang ang naisip kong dahilan para hindi niya tayo piliting magkabalikan. Grabe naman yun. Gumisi lang si Tyrone pagkatapos ay tumitig na naman sa kanya. Natapos ang pag-uusap nilang mabigat pa rin ang dibdib ni Hannah. Nang nasa elevator na nga siya, bumuhos ang mga luha ni Hannah sa sakit na kanyang nararamdaman. Sana habulin niya ako. Sana sabihin niyang gusto niya pala ako at huwag nang ituloy yung paghihiwalay namin. Umiiyak na dasal niya pero hindi yun nangyari. Humagulgul siya pagdating sa bahay. Hindi niya na ulit makikita si Tyrone. Wala nang rason para magkita sila ulit. Anak! Anong nangyari? Tarantang tanong ng mama niya. Wala na kami, ma. Umiiyak na sagot niya. Anak! Ang sakit, ma. Sana umamin na lang ako. Kahit hindi niya ako gusto, basta nakaamin ako, ma. Ano bang sinasabi mo, Hannah? Hindi kita maintindihan. Umiiyak niya na lang na niyakap ang mama niyang panay ang alu sa kanya. Ba't kayo naghiwalay? Tanong ng mama niya habang hinahagod ang kanyang likod at pinapatahan siya. Hindi niya ako mahal. Abay, walang yung lalaking yun ha. Mayaman nga pero wala namang palang puso. Manaman. Napakalungkot na mga araw ni Hannah pagkatapos noon. Wala siyang gana magtrabaho o kahit ang lumabas man lang ng bahay. Sobrang lungkot niya at tila ba may kulang sa kanya. Anak, ayaw mo ba talagang sumama sa amin ni Diyos sa kabilang bayan? Tanong ng mama niya. Nag-aalala siyang pinagmasdan. Ayoko po, ma. Kayo na lang po. Hindi tamang nagkukulong ka na lang dito sa bahay. Gusto mo bang sugurin ko ang lalaking yon? Sumimangot si Hannah. Alis na po kayo. Ako na lang po dito. Manonood na lang ako. O sige, ilak mo tong pinto. Tumango lang siya at malungkot na humarap sa TV. Limang araw na niyang hindi nakikita at nakakausap si Tyrone. Okay lang yan, Hannah. Makakapag-move on ka din. Malungkot na wika niya sa sarili. Nanood siya ng nakakalungkot na palabas kaya umiiyak siya nung biglang may nag-doorbell. Si mama ba yun? May naiwan? Sumisinghot na bulong niya. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Mama, anong naiwa? Natigil siya nang mapagtantong hindi mama niya ang nandoon. Tyrone? Hinihingal si Tyrone at may pawis sa noon na nakatayo sa kanyang harapan. Kinabig siya nito bigla at niyakap. Tyrone, anong... Hindi ko kaya, Hannah. Dammit. Sabi nito habang yakap siya. Hindi kayang ano... Kinalas ni Tyrone ang yakap at hinawakan ang pareho niyang balikat habang namumungay ang mga mata niyang tinitignan. Wala na akong pakialam kung hindi mo ako mahal o hindi. Liligawan kita at maghihintay ako hanggang sa magustuhan mo rin ako. Nalagnag ang panga ni Hannah. Ano? Mahal kita, Hannah. Mahal kita. Amin ni Tyrone. Punong-puno ng emosyon ang mga mata. Nangilid ang mga luha ni Hannah. Seryoso ba yan? Mahal mo ako? Tumango si Tyrone at mas humigpit ang hawak sa balikat niya. I was in denial first. Takot rin ako na baka hindi mo ako gusto pabalik. Pero nakalipas na mga araw para akong pinapatay. Hindi ko kaya na hindi nakikita at nakakausap ka man lang. Hannah, wala na akong pakialam ngayon kung hindi mo ako gusto. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Hannah. Sinuntok niya ang dibdib ni Tyrone. Sira ulo ka. What? Mahal mo rin pala ako. Pinatagal mo pa ng 5 araw. Dito siyang tinignan ni Tyrone kaya nilinaw niya na rin. Mahal din kita, Tyrone. Sabi mo hindi ka nahulog sa akin. I ask you. Wika ni Tyrone. Tingin mo aaminin ko yun. Hello? Paano kung hindi mo pala ako gusto? E di nagmukha akong tanga. Pumikit ng mariin si Tyrone at niyakap siya. Dapat umamin ka na. I missed you so much. I was a mess in 5 days. Akala mo ikaw lang. Iyak din kaya ako ng iyak. Akala ko yun na yung huli nating pagkikita. Akala ko wala kang nararamdaman para sa akin. Na ako lang yung nahulog. Umiti si Tyrone. Hinawakan ang mukha niya at pinatakan siya ng isang halik sa labi. I'm sorry. Sorry kung natagalan ang pag-amin ko. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Totoo to. Mahal kita. Hindi akong type mo. Hindi ako sexy at mayaman. Hindi makurba yung katawan ko. Stop that.
hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo at estado ng buhay. It's you that I want. Kung hindi ikaw, wag na lang. Wika ni Tyrone. Muling humikbi si Hannah. Paulit-ulit na pinalis ni Tyrone ang mga luha niya. Ngunit biglang naduwalang dalaga at tumakbo patungo sa lababo. Sumuka siya doon. Akala niya may nakain siyang masama hanggang sa naalala niyang delayed na siya ng ilang araw. What's the result? Seryosong tanong ni Tyrone nang subukan nilang mag-test. Namumutlang pinakita ni Hannah ang pregnancy test. Dalawang pulang linya. Ibig sabihin, positive. Shit! Ani Tyrone at niyakap ng mahigpit si Hannah sa tuwa. I love you. I love you. Baliw ka. Ba't ka tuwang tuwa? Ready na ba tayo sa ganito? Gumisi si Tyrone at naghanap ng kung ano sa paligid. Nang makita ang isang manipis at maliit na alambre, pinaikot niya yon kapag Juan ay lumuhod sa harap ni Hannah. Napasinghap si Hannah sa gulat. Anong ginagawa mo? I'm not prepared for this. Sorry. Mamaya bibilhan kita ng mamahaling singsing na deserve mo. Sa ngayon ito muna. Props lang. Will you marry me, Hannah? Ayokong manaka nang hindi tayo kasal. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo. Ani Tyrone bago sinuot sa kanyang singsing. Ni hindi man lang hinintay yung sagot ko. Natatawang wika ni Hannah. Papakasalan pa rin kita kahit magno ka. Ngisi ni Tyrone bago tumayo tinalikan siya. Napakabilis na mga pangyayari para kay Hannah. Hindi siya makapaniwalang mahal din siya ni Tyrone. Kahit nang hingi na nitong kamay niya sa mama niya, nagugulat pa rin siya. Nung una, galit pa ang mama niya kay Tyrone dahil sa pagpapaiyak nito sa kanya. Pero sa huli, tuwang-tuwa rin ito. Pagkatapos sa pamilya niya, ang Lolo Enrique naman nito ang hinarap nila. Inamin nilang dalawa ang totoo ngunit imbis na magalit ito gaya ng inaasahan nila, tumawa lang ito ng tumawa. Why are you laughing, Lu? Takang tanong ni Tyrone. Ngumisi si Lolo Enrique. Alam ko sa umpisa pa lang na nagpapanggap lang kayo, iho. Po, sabay bulalas ni Hannah at Tyrone. Humalakhak muli ang matanda. Pero gusto ko tong si Hannah para sa'yo, apo. Kaya hinayaan ko lang kayo. Ang galing ko palang kupido. Biruin mo, naging kayo talaga. Tawa muli nito. Bumagsak ang balikat ni Tyrone at nilingon si Hannah na humahagikik na. May isang magandang balita pa kami sa'yo, Lolo. Wika ni Hannah. Ano yun? Ngumisi si Tyrone. Buntis si Hannah. Magkakaapo na po kayo sa tuhod. Namilog ang mga mata ni Lolo Enrique. Totoo ba? Diyos mio! Congratulations mga apo! Akala ko ikabagal-bagal mo, Tyrone. Magpakasal na kayo agad. Oh, Polo. Magsisimula na po kami sa preparation ng kasal. Sagot ni Tyrone. Seryoso ka na ba sa akin, ha? Ngisi ni Hannah. Ngumisi pabalik si Tyrone. Seryoso. Seryosong seryoso. Bago nga matapos ang taon na yon ay nagpakasal na ang dalawa. Sobrang engrande ng kasal na ginanap pa sa Spain. At ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nagsilang ng isang malusog at gwapong lalaki si Hannah na pinangalanan nilang August. Isa lang ang pinaniniwalaan ni Hannah na itinadhana silang dalawa ni Tyrone. Itinadhanang gumawa siya ng fake news tungkol dito upang magtagpo sila at mahalin ang isa't isa. Wakas, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Kaya naman binabati ko po si Clit's YouTube channel na taga Samar, Isa from Davao, Jasmine Lacanlale from Barangay Tinang Concepcion Tarlac, Michelle Celestial from UAE, at Donna Yamada from Fukushima, Japan. Muli po maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga kwento na puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.